Kamuntikang mapuruhan si Jamie Malonzo sa kanyang debut game matapos ang kanyang bad fall. Maverick Ahamnisi to the rescue, nagpaulan ng 3 Tony Bishop, napaplex na lang. Anyari kay Gabe Norwood na wala ang veteran boys. So matapos ang heartbreaking loss ng Barangay Ginebra sa Manila Clasico kontra sa Magnolia Chicken Templados, heto't makakalaban naman nila ang kupunan ni Coach Cheng Yao na as of now wala pang naitatalang panalo. Well, good news para sa Ginebra at naka-uniform na si Jamie Malonzo na ayon sa report good to go na ang high-flying forward. Habang sa Rain or Shine naman, bad news at hindi pa rin makapaglalaro sa kanila itong si Kit Datu kung saan opening quarter. Unang basket ng Ross mula sa bank shot ni Dawan Summers na agad na sinagot ng 7-0 run ng Barangay Ginebra. Under 8 minute mark, hindi na pinagtagal pa ni Coach Tim at ipinasok na agad itong si Jamie Malonzo na agad namang naitala ang kanyang unang puntos ngayong season. Tinabla nga lang ni Belga ang talaan sa all 11 at after nyan, pinatikim agad ni Belga ng duty foul itong si Sistan. Mainit si Dawan Summers na agad nagdala ng double digit na kalamang na lang ulit ang Ginebra mula sa corner 3-pointer ni Stanley Pringle at another layup ni Jamie Malonzo. Kaso tinapos naman ang rain or shine ng opening frame sa kanilang 5-0 run, 26-24. Second quarter, nagtuloy-tuloy pa ang momentum ng rain or shine at dito nakagawa na naman sila ng 13-4 run. Another top of the key 3-pointer kay Dawan Summers at hang time layup ni Gian Mamuya. Daming turnovers ng Ginebra, total of 10 under 4 minute mark. Abante na ng 12 points ang rain or shine, 30-42. Dito nagkakainitan na si Sistan at Summers, talsik si Sistan ang itulak ng veteran import. After lumamang ng double digit ng Ross, tinding bawi naman ang ginawa ng Barangay Ginebra. 16-0 run ba naman ang kinana under a minute mark. Abante na ng 3 ang Gene Kings, 45-42. Nanatiling mainit ang tapatan ni Summers at Sistan, halos magkapalitan na ng mukha, nag forehead to forehead pang dalawang big man. Naputol na lang ang run ng Ginebra mula sa floater ni Andre Karakut pero Maverick Ahamnisi muling sumagot ng wing 3-pointer. Ikatlong 3 na to ni Maverick, a total of 14 points. Natapos ang first half, abante ng 5 points ang Ginebra, 49-44. Third quarter, napapangiti na lang si Dawan Summers at nakadikit pa rin kasi ang depensa ni Christian Stanhardinger. Dito grabbing another massive run na naman ang nagawa ng Ginebra sa panguna pa rin ni Maverick Ahamnisi at Tony Bishop. Pasok ang ika-4 na 3 ni Ahamnisi na nasundan pa ng end 1 at 100 dunk ni Tony Bishop. Napaplex pa si Bishop at after nyan, Jamie Malonzo naman lumipad na rin kaso bad ball nga lang ang inabot at naunang mukha ni Jamie. Dito na magana sa double digit ang lamang ng Ginebra kaya to the rescue na si Big Bo Belga. Parehong binigyan pa naman si Ahamnisi at Scary Thompson kung saan yung nagawang 13 points ng Ginebra. Naibaba pa ng rain or shine down the stretch sa kanilang nagawang run, 69-75. Fourth and final quarter, nagtuloy-tuloy pa ang run ng rain or shine led by Andre Karakut at Santi Santillan. Grabbing run ng Ross at mula sa top of the key 3-pointer ni Mamuyak, finally lumamang na ang rain or shine pero sagutan pa rin ang laban Scary Thompson, crucial putback. Dito muling umabante na sana ng anim ang Ginebra kaso Andre Karakut na naman sumagot ng deep 3-point shot. Nasundan pa yan ng another 3-point shot ni Santi Santillan, baba na naman tuloy ang lamang ng Ginebra, 100-99. Kaso Maverick Ahamnisi again kumana ng pamatay sunog, top of the key 3-pointer, 103-99. Nagkaroon pa ng pagkakataon ng rain or shine na wala nga lang ang veteran boys ni Gabe Norwood sa play na to. Akala siguro paubos na ang oras kung saan sa huli dahil sa back-to-back basket ni Sistan, back to the winning track na naman ang Ginebra, 107-102.